Ako ulit si Roger Kitchen. Ngayong araw, magluluto tayo ng lutong probinsya naman. Ito, chat na magugustuhan nyo. Beef estofado. Tara, samahan nyo ako. Okay, mga rock and roll. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayong beef. Ating gulay, patatas. Saging na saba. Brown sugar. Siling haba. Green chili. Bay leaves or laurel, then gagamit din tayong star anise, sibuyas, bawang, pineapple juice, tsaka toyo or soy sauce. Tara, simulan natin. Okay, first step, maglalagay na tayo dito ng toyo sa ating beef. Mamarinate natin siya, mga 4 tablespoon lang. Okay, then ilalagay na natin ating bawang. Then, ang ating pineapple juice. Sabay na natin ang ating laurel at ang ating star anise. Then, lagay rin natin ating brown sugar. Mamarinate lang natin siya. Then, halo lang natin. Medyo may pagka-similar siya sa adobo, ha? Pero hindi lang tayo gumamit ng suka. Yung ginamit natin ay yung pineapple juice. Pero ang iba naman ito, medyo matamis siya. Yung estofado ay so sweet. Then, set aside lang natin to. Mamarinate lang natin siya mga ilang minuto. Proceed na tayo sa ating next step. Okay, dito sa mainit na mantika, pipirtuin natin ang ating saging na saba. Dandaan lang sa pagprito. Kailangan bantayan natin ang ating pritong saging kasi dumidikit ito sa ilalim. Then, antayin lang natin siya hanggang sa medyo ma-half-cook na siya. Ito color, konting kulay pula. Okay guys, ito na ang ating saging. Hindi naman na siya at natin siya lulutuin ng tuluyan kasi ilalagay pa natin ito mamaya sa sauce. Lulutuin pa natin siya. Okay, ito na yung ating saging. Nilagay ko lang siya sa ating tissue para ma-absorb yung konting mantika. Then, proceed tayo sa next. Ito naman ating patatas. Same thing lang din ang gagawin natin tulad ng sa saging. Lutuin lang din natin. Guys, okay na rin ating patatas. Same thing din, lalagyan natin sa tissue. Okay, then set aside lang natin. Okay, dito sa ating hot pot, lalagyan lang tayo ng oil. Then next, lagyan natin ating sibuyas. Okay, next step natin, lalagay na natin ang ating marinated beef. Andito na lahat ng sangkap. Okay guys, nag-add lang ako ng 2 cups of water para papalambutin natin ang ating baka. Tsaka ilalagay lang natin siya sa medium heat para hindi mabigla ang ating baka, para maganda ang pagkakalambot niya. Huwag nating pwersahin, huwag nating lalakasan ang apoy. Ganyan lang, slow cooking. Then, antayin natin hanggang sa lumambot ang ating baka. Okay mga Lodi, pagkaraan ng ilang minuto, ito na yung ating pinalambot na baka. Nag-reduce na yung sauce niya. Now this time, lalagyan na natin ang ating saging na saba. Then, sabay na rin natin ang ating patatas. Then, mix lang natin ulit. Hanggang sa mag-reduce ulit, hanggang sa lumambot na rin ang ating saging at patatas. Pakpan lang natin. Mga
5 minutes. Babalikan natin. Okay guys, pagkaraan ng mga 5 minuto, ito na ang ating beef. Yan, tingnan nyo. Medyo lumapot na siya. And this time, hanapin lang natin yung star anise. Tatanggalin natin siya. Kasi, ang pangit nito pag nakagat nyo eh. Baka hindi nyo magustuhan yung lasa. Tama na yung nambag niya sa ating sauce. Then, lagay natin ating siling aba. Then, reduce lang ng konti. Then, ready to serve na siya. Guys, ito nating finished product. Nating beef estofado. Bon appetit.